papunta pa lang pero mukha ng pauwi. The struggle is real para sa mga nakikipagsiksikan. Nakikipagunahan. At nakikipagbalyahan na rin. Relate much? Pagtuntong ng pasado alas 5 ng hapon, dumog na ang mga commuter. Dito sa northbound lane ng EDSA Kamuning. Kung nauso noon ang online barbakulan, ang mga commuter tila may anlibalyahan. Ayan oh, magkukumpulan na sila, packet ng bus. Yung mga iba niya hindi pa nakakababa, no? Pero pinipilit na ng mga pasero makakyat sa takot na baka hindi na sila makasakay. Eh, hindi naman kamag-anak pero sinasalubong. Ganyan ang eksena sa pagitan ng mga gustong sumakay at bumaba ng bus. Hindi uso ang ladies first at wala rin priority lane para sa mga senior citizen at persons with disability. Gaya ng nakilala kong si Samuel, ang kanyang inuuwian, Norzagaray, Bulacan. Samuel, tanong na ako sa'yo, Samuel. Nakita ko kanina yung ano, no, yung sakayan, nagmamadali sila, no? Tulakan. Pag ganyan na ang sitwasyon, maswerte pag binagbibigyan ka, di ba? Pero pag tulakan na ang sitwasyon, paano ginagawa mo? Nagantay na lang po ulit ako ng panibag. Yun lang, pag ganyan pagtulakan, maiiwan ka talaga. So minsan ginagabi ka rin. Apo. Ah, pag ginabi ka, anong ginagawa mo? Wala. Gantay pa rin ang bus na ano. Akala ko, mabilis na makakasakay si Samuel. Pero hindi pa man umaabante ang bus. Pinababa na siya ulit. Yan ang kaso ni Samuel, no? Buti sana kung lahat kaya makipagbalyan, makipagtulukan. Pero para kay Samuel, no choice siya kundi maghintay kung hindi siya pagbibigyan. Nababa ka din. Bawal na tumasintan. Pero nagsumubo ka pa rin. Bakit? Para makauwi na. Pero hindi mo umbra. So hintay na lang ulit. Okay. Maipit kasi na ipinapatupad ang no standing policy, lalo na noong magkapandemya. Kaya hindi porket na survive mo ang makipagsiksikan at makipagpalitan ng muka sa kapwa commuter. Kung puno na ang mga upuan ng bus. Hanggang dito lang tayo, wala na tayo. May bayad ba kayo? Wala na po, wala na. No choice ika nga, kundi ang maghintay na lang ulit sa susunod na masasakyan. Wagi na, pero naging sawi pa. Haggard talaga. Pero maski ganito ang araw-araw na kalbaryo ng mga commuter, ang iba, chill pa rin. Pansin ko lang kasi, marami dyan nalulungkot din. Hindi nakasakay ng bus, malungkot eh. Ikaw, masaya ka pa, bakit? Wala po, kasi pwede naman po kasi maghantay na lang. Maghantay na lang. Kaya naman mag-isip ka, ma-stress ka pa. Wow, happy lang. Kahit na pahirapan, no? Nang mga oras na yon, katatapos lang sa trabaho ng 29 anyos na si Camille. Nagtatrabaho siya sa Ortigas bilang marketing staff. Pagod na sa trabaho, mas pagod pa siya sa biyahe pauwi ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang una niyang sasakyan, MRT mula Ortigas papuntang Kamuning Station. Yun nga lang, pagdaan ng mga bagon.
parang sardinas nang nagsisiksikan ang mga pasahero. Bali, andito po ako ngayon sa Ortigas Station. Nakatatlong daan na po ng train pero hindi pa rin ako nakakasakay. Ganon po araw-araw ang dinadanas po naming mga commuters. Sobrang siksikan, talagang isisiksik mo na lang po yung sarili mo para lang makauwi ka ng bahay. Pagbaba ni Camille sa EDSA Kamuning, dito ko na sinabayan ang biyahe niya pauwi. Saan tayo? Pero bago ang lahat, kailangan muna naming makipaghabulan sa mga bus. Makipag-unahan sa mga kapwa pasahero. Six 6:50 ng hapon kami nagsimulang mag-abang ng masasakyang bus sa EDSA Kamuning. Pahirap. Okay lang kayo? Okay lang? Sakit na pa ako naku. Sugat ka pa. Oh, wala siya. Oh, wala. Sila. Baba muna, baba. Bukan lahat bababa. Maraming bababa. Saan si ano? Nandito. Go. Hop. Bigate kayo mo yan. Hop. Disco. Yeah. Gas. Bababa lang kami sa buhay. Hop, hop. Teka lang. Oscar, go, go. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas, nakasakay din kami ni Camille. Pero ang isa sa aming staff, pag-akyat ng bus, natanggal na ang sapatos. Ganito raw ang araw-araw na commuter problems ng mga gaya ni Camille. Oy, Camille, no, nakita ko kanina yung struggle, hindi biro araw-araw, no, talaga. Yung una-una na lang yung discomfort, no. Yung pawis. Minsan medyo ano po eh, parang nakakaano rin kasi hindi mo kakilala, tapos yung pawis halos mapunta na sa iyo. No choice naman po, talagang para lang makauwi. Makikipagbalyahan po ako. Araw-araw yun. Araw-araw po, wala pong palya yun. Pahirapan na sa pagsakay, bubunuin mo pa ang napakatinding traffic. Ang tanong, anong oras pa kaya kami makakarating ng San Jose del Monte, Bulacan? Mukhang sa biyaheng ito, may forever. Pinaka-memorable at the same time, pinaka-nakakatakot na experience mo? Pag nakikipagsiksikan, medyo nakakakaba rin. Baka pag akyat mo ng bus, wala ka ng gamit, wala nang laman yung bag mo. Or baka minsan, dahil sa pagsabay mo sa pag-andat ng bus, para lang mataunan mo yung tapat ng pinto, madisgrasya ka or masagasaan, something ganun. Pero pag balyahan na, no? Bakit nakakalimutan mo lahat yun? Ano po, gusto ko na rin po kasi makauwi po. Kasi kung hindi po ako makikipagbalyahan, aabutin po ako doon ng gabi na. Siguro po ang maluwag na time na doon is mga 8 p.m. na po or 9.
ang mahaba-habang biyahe, dinaan ko na lang sa pakikipagkwentuhan sa ibang mga pasahero. Araw-araw po, ilan oras ang biyahe nyo? Pa-uwi, papunta? More than 2 hours. So hindi nyo ba naisip na ang laking oras yung nawawala sa inyo sa pag-commute? Kulang na kulang yung pahinga kasi ang work ko is 12 hours. So, hirap. Talaga yung oras mo sa biyahe pa lang, sa pikikipagsiksikan pa lang, wala na. Katawan mo, pag uwi mo ng bahay, lupay-pay ka na. So ngayon, naniniwala ka na may forever? Sa biyahe, may forever. Traffic, no? Yung pag-commute, ang hirap. Parang ikaw lang yung masaya. May kasama ka kasi. Mayroon kasi pag isa ka lang. Mas malayo pa. At least magkasama kayo. Holding hands, no? Sa tindi ng traffic, maski makatulog ka at nananaginip na, pag-gising mo, andun ka pa rin. I'm not moving, sabi nga ng isang sikat na kanta. At makalipas ang mahigit 2 oras na biyahe, nakauwi rin si Camille. Kung tutusin, ang pinagdadaanan ni Camille, kalbaryo ng napakaraming commuter dito sa Maynila. Lalo na nga't balik face to face na ang mga eskwelahan at back to work na rin ang marami sa atin. Ayon mismo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Normally, supposedly, babalik lang sana tayo dun sa pre-pandemic levels, no? Pero napapansin natin, kung nag-a-average tayo ng 300,000 average daily nung pre-pandemic, ngayon ay umaabot na tayo combined na sa mga 660,000. For example, sa busway, nakikita nila, no, na grabe yung pila. Dati kasi, pre-pandemic, wala tayong EDSA busway. Diba? Iba-ibang ruta yan, tapos yung scattered yung ano ng mga tao. Ngayon, very concentrated yung ano ng EDSA busway natin. Kaya all in all nga, nakikita natin ngayon, ang latest the data natin, nasa 660,000 na yung ating average daily dito sa Metro Manila. Labis din daw na nakaaapekto ang pagtaas ng presyo ng diesel. Mula kasi sa presyo nito na 41 pesos noong Enero. Ngayon, mahigit doble na. Dahilan para tumigil sa pasada ang ilang mga pampublikong transportasyon. At dahil kumonte ang masasakyan, ang mga commuter nag-uunahan at nagsisiksikan. Kadalasan, mas mahirap pa ang sitwasyon kapag araw ng Biyernes. Kung sasabayan ko sa biyahe si Teresa na nagtatrabaho bilang accounting staff sa Malate, Manila, anong oras kaya siya makakauwi ng Carmona, Cavite? Imagine mo, naghapong ang ganang trabaho, bumiyahe ka ng ilang oras din. Ilang oras ka rin bumiyahe, no? Apo. Sa umaga, halos 3 oras, di ba? Apo. Tapos tatrabaho ka the whole afternoon. Ano yung pakiramdam na kailangan mong pagdaanan ulit yung ganong laaran, dami na sasakyan? Anong pakiramdam mo? Nakakapagod. Nakakapagod siya na paulit-ulit mo gagawin. Pero dahil kailangan, go pa rin. Yes. Eh, paano pag umuulan? Pag umuulan po, pag low budget, oh, lakad. Pagka lakad may budget, sakay. Nagpapawisan na tayo. Wala pa sa kalahati yung lakaran, ano? Mabilis naman kaming nakasakay ng LRT at jeep papuntang Magallanes. Pero ang kalbaryo namin, dito pala, magsisimula. Makalipas kasi ang 2 oras, nakapila pa rin kami sa sakayan ng bus. Hindi na po kasama.
ka na sa trabaho, mas pagod ka pa sa biyahe. Ito ang araw-araw na binubuno ni Teresa na nagtatrabaho sa Malate at umuwi sa Cavite. At dito nga sa istasyon ng bus sa Magallanes, inabot kami ng 2 oras kahihintay ng biyaheng binyan. Alas 9 pasado na nang makarating kami sa Pasita. Pero hindi pa rito natatapos ang biyahe ni Teresa pauwi. Dahil 2 beses pa pala kaming sasakay ng jeep. Pagdating Olivares, sasakay pa tayo ulit ng jeep. Papunta ng Carmona na. Carmona na. Mga 30 minutes pa yon total. More than 30 minutes. More than 30 siguro. Yan ay kung walang traffic. Wala na pong traffic. Kung may ano pa po, pasahero din. Ah, kasi nagpupuno pa ng pasahero. Kumising ng 4:00 ng madaling araw. Umalis ng bahay ng pasado 6:00. At pasado 10:00 na ng gabi, nakauwi. Ang realidad para sa mga gaya ni na Teresa at Camille. Ang kalbaryo ng pag-commute. Araw-araw nilang kinakaharap. Talaga namang not for the week, ika nga. Kaya sa mga araw na walang trabaho, bumabawi si Camille sa kanyang mga anak. Kamusta naman yung relasyon sa mga anak? Nakikita mo ba sila pag weekdays? Weekdays po. Hindi po, bali ang ginagawa ko na po, nandun po sila sa mami ko ng weekdays. Kukunin ko po sila Saturday ng hapon kasi half day po kami sa pag-Saturday. Mm-hmm. Saturday ng hapon, uuwi po kami dito. Saturday, gabi na po ng Saturday. Then, Sunday ng gabi, ihahatid ko po ulit sila doon sa bahay ng mami ko po. So parang kulang-kulang 2 araw na lang sila nakikita sa isang linggo. Kapag may trabaho, ipinakikisuyo lang din ni Teresa sa kanyang ina ang pag-aalaga sa 2 anak. Kaya kapag walang pasok, hands-on siya sa mga bata. Ilang oras yung nawawala sa iyo, no? Pag bumabiyahe ka araw-araw pa sa opisina? Karaniwan po talaga sa umaga mahigit 3 or 2 hanggang 3 oras. Mas malala lang siya pag sa gabi, mga 3 hanggang 4. Depende sa travel or sa pila sa bus station. So mga kulang-kulang mahigit, no? 7 oras kada araw ang nawawala sa'yo. No? Opo. So, ano sana yung mga nagagawa mo, no? Sa 7 oras na yun, no? Marami-rami na rin pong magagawa niyan kasi may 2 kong anak. O kung nagising sila, edi makakapag magsimula na kami nung araw namin na maglalaro, magbe-breakfast together, na hindi na rin nagagawa. Sa gabi naman, yung dinner na magkakasama, hindi na namin nagagawa din. Sayang yung oras. Sobrang sayang. Kasi parang yung oras na yun, di ba, ang dami ng development ng anak mo na hindi mo na nakita, hindi mo na
nasubaybayan yung mga bagay na gagawin niya ng ilang oras din, di ba? Parang sobrang panghihinayang. Pagsapit ng Lunes, sasabak na naman sila sa kalsada. Makikipagsiksikan, makikipagunahan. Handang tiisin ang kalbaryo parang mga mandirigma sa daan. Sana may plano para sa kanila ang gobyerno. Sa mga sandaling ito ay nanatiling abala ang mga agawad ng gaya na banggit mo ng LTFRB. Hindi nyo na itatanong. Nagsimula ako bilang traffic reporter sa early morning show na unang hirit mula 1999 hanggang 2001. At mula dyan ay briefing sila ng kanilang mga leader, ano? Kaya saksi ako sa laki ng ipinagbago ng daloy ng traffic noon kung ikukumpara sa ngayon. Hindi lang bilang ng mga sasakyan ang tumataas, kundi bilang din ng mga commuter na nakikipagsagupaan sa mga lansangan. Nakaharap kasi kayo dyan. Ang tinitingnan daw nilang solusyon, lakihan ang carrying capacity ng mga pampublikong transportasyon. For example, yung PUJ na lang natin, no, karamihan dyan yung mga traditional pa lang, na ang seating capacity niya ay nasa mga 12, o kaya yung mga multicab nasa 8, no? So, konti lang talaga yung naisasakay din niya, no? That's why we have this modernization program talaga to improve the capacity, no, of the public utility vehicles. Kasi yung ating mga PUJ ngayon, sa modern na mga PUJ, yung nasasakay niya is nasa 22, eh. 22 seating pa lang yan kasi may provision siya for standing. Kapag lumuwag na, pwede na kasi siyang mag-standing tayo dyan, no? Ngayon lang, nililimit lang natin sa seating because ongoing pandemic pa rin naman tayo, no? Kung tuloy-tuloy lang sana yung ating fleet modernization, kahit tumaas yung demand, magsusuffice pa rin yung existing natin na authorized units as long as may fleet modernization kasi mas higher capacity na yung modernized na mga fleet. Ngayon, sa ongoing route rationalization study din natin, may mga high capacity tayo na mga ruta na pinalitan nga natin ng mga bus. Naalala nyo rin ba ang mga double-deck na bus na mas maraming naisasakay? Kapag kasi mismong sasakyan ang dinagdagan, magdudulot lang ito ng mas mabigat na daloy ng traffic. So hindi talaga pwedeng maging solusyon yung dagdag ng mga masasakyan, kundi pagmo-modernize, yes, ng mga existing. Yes, in other words, opo, the solution is not to add units on the street, but to have higher capacity modes on those high volume routes. Kasi yung carbon footprint natin, yung traffic na lang, apektado din. It's really very inefficient also, eh. Isa pa umuno sa nakikitang pangmatagalang solusyon ng LTFRB, ang tinatawag nilang route rationalization. O yung pag-a-assign ng naaangkop na klase ng public transport na naaayon sa lapad ng mga kalsada. Pero baliwala raw ang mga ito kung walang disiplina. Yung education should start doon sa ano, sa the school level. Yung ethics of public commuting sana may maging part of our basic education. Ngayong pahirapan ang masasakyan at patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng gasolina, eh minamabuti ko na lang mag-bike commute kung minsan. May libre ka ng transportasyon, may exercise ka pa. Mask up! Pero sa totoo lang, para sa mga kagaya ng nakilala kong si Teresa, na mula Cavite hanggang Maynila ang biyahe, kailangan sana nila ang agaran at mas pangmatagalang solusyon.
sana lang mabigyang pansin ng mga kinauukulan ang araw-araw na sitwasyon ng 600,000 commuter sa ating bansa. Sa totoo lang, ang araw-araw na kalbaryo ng mga commuter ay seryosong problemang dapat nang tugunan sa lalong madaling panahon. Higit sa perang pamasahe, ang mas nakapanghihinayang ang oras na nawawala sa kanila sa kalsada. Oras na sana'y nailaan sa mas produktibong paraan. Oras na naibuo sana sa kanilang mga mahal sa buhay. Oras na nasayang at hindi na maibabalik. Ako po si Oscar Oida at ito ang Eyewitness.